Again, ako si Mikoy Morales, best actor. At ito ang kalagdawan, ang kasaysayan ng katatawanan. And cut! Wala na bang iba? Ewan ko siya, binigay ng sparkle eh. Choosin nyo pa, fruit basket lang bibigay nyo sa akin. Oh! Okay, game. Eh, hindi na naman yan. Sino nagpa-call back dyan? Damn! Ay, nasa na yung bagong host? Ewan ko. Eh, hintayin natin yung bagong host. Bagong host? Hello po! Hindi, wow. Nuraw! Ano raw? Hello po. Good morning po. Sorry po, medyo na-late. Sorry, excuse me po. Kuya Mikoy. Uy. God, please, no! No! Teka lang ha, tawagan ko lang manager. No! The Becky, ba't nandito si Mika? Hindi na ako yung host? No! Okay, sige tita. Okay. Sige, okay. Wala. Oh, paano to? Eh, kayo yung dalawa na lang mag-host. Andiyan ka na eh. Direk, actually, okay lang din na magkasama muna kami. Okay yung may sidekick muna ako. Magandang umaga, magandang gabi, magandang hapon sa inyong lahat. Ako po ang inyong host ngayong araw na to, Mika Salamanca. At syempre, nandito din ang guest host natin, Mikoy Morales. Hindi, wow. Nuraw! Ano raw? Hi, ako si Mikoy Morales, your best actor and not your guest host for Kaladlawan, kasaysayan ng katatawanan. 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 Sa last episode. Listen, look, and listen, and learn. Nasabi natin na pagkatapos ng panahon ng hapon ay bumalik sa dati ang ating industriya sa pelikula noong 50s. Gayun din ng mga aktor dito at ng mga iba pang manggagawa natin sa industriyang ito. Ilan lamang sa mga ito ay sina Leopoldo Salcedo, Jaime de la Rosa, Nida Blanca, Nestor de Villa, Fred Montilla at iba pa. Surpresa sa ilan na makita ang mga artista noon na galing sa pagdadrama ay sinubukan magpatawa. Gaya na lamang ni Miss Gloria Romero na Thug Life sa kanyang pelikula na Dalagang Ilocana, Pilia at Kurdapya. Malayong malayo sa kanyang imahen na mahinhin at may reserved demeanor. Daig talaga kayo ng lola ko. Mahilig din tayo mga Pilipino sa rip-offs or imitations. Mayroon din tayong mga pelikula na ang title ay halos tulad ng mga sikat na Hollywood movies, pero wala namang kinalaman sa tunay na storya ng mga ito. Tulad ng James Bandong mula sa James Bond series, Lone Ranger na naging Wrong Ranger, at kahit na ang Schindler's List na may seryosong tema ay nagkaroon din ng spoof, ang Swindler's List. Ngunit nang maimbento ang telebisyon, dito naman nagsimulang lumaganap ang ating industriya. Kaya nga naglipatan sila dito, di ba? It's called Seeking the Greener Pastures. You don't call it anything. Wala sa call it anything. No, you don't call it anything. Hindi na tayo lalayo pa sa usapan kung sino ang pinakatanyag, ang icon at tinaguriang King of Philippine Comedy na si Rodolfo Quezon Sr. O mas kilala natin lahat bilang Dolphy. Mga comedians ngayon is nothing compared to the comedians of yesterday. Kapag sila Dolphy, nila Panchito and all this and that. Well, siguro palugay nila kami ang pinaka-ama. Kami ang mga apo ng comedy. Kasi kami una nakagisna ng mga tatay at nanay niya. Ibang mga anak na ngay, apo na. Minsan nakikita ka pa din. Mukha ng mga pelikula mo, lalalabas pa, maski luma na natandaan ka pa ng tao. Ibang mga bago ngayon, kinakailangan mayroong pelikula din na nakikita.
dami naman diyan talaga may talent. Break lang wala. Maswerte lang ako, medyo napakinggan ako sa seta. Nakasahod ako ng malaking, hindi palang gana, bad China sahod. Tutuwa ako nun dahil isang honor sa akin yun dahil ikaw ang pinamamarisan, di ba? Parang lumalabas na idol ka. Makakataba ng puso talaga yun. Susunod sa yapak mo. Ako minsan sinasabi ko, mga susunod sa yapak ko, baka medyo bilib ako doon sa tao. Modesty aside, mas sikat ako eh. Siguro, mas malaki achievement kong nagawa sa kanila. Kumbaga sa gunfighter, kung sino yung pinakamagaling hinahanap ng gunfighter na mapatay, ganun. Gusto nila ba i-compare ka doon? Kinakailan maging dolpe ko. Kumari, lakpas pa kay Dolphy yun. Kamukha ko nung araw. Ang timing ko, kinukuha ko kila Pugo. Eh, oh. Maraming pagsubok pero lahat to ay nalalagpasan gamit ng kanyang mga funny antics. Yan ang trademark ng mga characters na ginagampanan at pinagbibedahan ni Mang Dolphy. At di lang yun, ha? Kilala rin siya bilang isang queer icon sa ating industriya dahil sa mga characters na kanyang mga ginagampanan sa kanyang mga pelikula gaya nila Jill sa Jack and Jill, nila Pacifica Falayfay, nila Coring sa Ang Tatay Kong Nanay at bilang si Walterina sa Markova. Speaking of sitcoms, may dalawang sikat na sitcom noong 70s at 90s na pinagbidahan ni Dolphy. Una ang John and Marsha bilang si John Puruntong, kasama ang aktres na si Nida Blanca bilang kanyang asawa na si Marsha. Narito rin ang mga komedyanteng si Nadeli Atay-Atayan, na kilala bilang ang overweight MIL with her iconic line, "Kaya John, magsumikap ka!" O, naalala niyo yun. At si Matutina na kanilang kasambahay na kapag kinakailangan nila ng pera ay inutusang magwalis lang dahil money doesn't grow on trees. It's just on their floor to sweep. Patok to sa ratings, kaya tumagal sa pag-ere from 1973 to 1990. Nagsumikap sila, partner. O ito, ang pangalawang sitcom naman ay ang Home Along the Reels. Kasama niya rito ang dalawa niyang anak na si Van Dope at apo na si Boyto. Ang mga sikat na komedyante na sina Babalu, Bernardo Bernardo, Redford White, Palito, Carding Castro at iba pa. Siyempre, makakalimutan ba natin ang ka-love team niya na si Azon? Ang veteran actress na si Miss Nova Villa. Hi! Hi, Tita Nobs! Sakto pala! Hi, Tita Nobs! Hello! 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 So, sakto, nasa set tayo ngayon ng Pepito Manaloto. Nakusa kami nagsa-standby and magka-work ni Tita Nova! Di ba, Tita Nobs? Magka-work kami dito. So, interviewin ka na namin sandali, Tita. A few moments later. One eternity later. Okay. So, tungkol sa matagal na kayo nagsisitcom, di ba? So, sa history ng mga lahat ng mga nagawa niyong work, na trabaho niyong sitcom, ano na yung mga naabutan niyo? I started sa movies. Sa movies? Okay. And that was 1965. Pero comedy na yun, Tita? Comedy, yan. Yeah. Comedy na. Naalala niyo yung title ng movie, Tita? Meron pa tayong Leia Productions nung araw. Ah, Leia Productions. Yaman Nananggal versus Mangkukulam. Ah. Pero ang mga artista doon, mga sikat. Paano kayo nag-transition, Tita, into ano, from the movies, tapos nagkaroon na ng TV? But I started hindi sa comedy. Ah. Action. Action? Sana all. Under FDJ. Ah! Because I was discovered by Fernando Po Jr. I signed contract under FDJ. So nagpasikat sa akin, I made the 6 or 7 movies under FPJ Productions. Mm. 8 years ka sa kanya magkakasunod. Oh. Masasabi mo ba naging crush ka niya? Love niya. Alam ko talaga. So may pass kayo. Next question. Sige, si Dolphy na lang. May pass kayo. Wait for it. Here it comes. Almost there! Nagahanap sila ng 15 years old na makakasama niya. Kaya ka na-discover. Oo.
So nag-audition ka? Hindi ako nag-audition. Ah, so yung nakahanap sa'yo? Talagang accident lang na nakita niya ako sa canteen ng Premier Productions. Ah. Ang Premier Production owned by the Santiagos. Okay. Sila Randy. Kaso niya may dumating na lalaki. Sabi niya, hi. Sino kasama mo? Si Chinchay po. I was 17. Nabambuko, ganyan. Nene. Itsurang nene. Si Aling Chichay po. Ganon. Eh, gusto mo bang mag-artista? Opo. Eh, talaga naman gusto ko eh. Opo. Sabi kong ganon. O sige. Sandali ah. Eh, asan si Aling Chichay? Sabi po, may kukunin daw po dyan sa office. Okay. Mamaya dumadating na si Mang Ben. Esteba is the production manager of FPJ. Pagdating na ganun, sabi niya, kasama si Chichay. Ah, nabaan! Ganun si Chichay. Ah, tinatanong ka ni Mang Ben. Gusto mo daw ba mag-artista? Sabi ko. Tapos sabi niya, o sige, sabi naman si Mang Ben. Bukas, shooting. Agad? So, sinundo ako para, the next day, sinundo ako for shooting dito sa La Mesa Dam. Kasabay na pumutok ang Araw. Tagaytay ni Araw. Vulkan. So, puro palpak ang Anong unang sitcom yun nung Tita Norris? Mahiwagang Daigdig ni Doray. Ah. Doray kasi pangalan niya, si Nida. Kapatid niya ako. I started with ABS-CBN. That's why, kung kukwentahin mo, parang 53 years ako. Takal na pala, tita. Sa ABS. Wow. Ano pa, Ross Boulevard? Doon pa ang ABS na 50 parang. Years! Wow! Ang daan na pala, tita, no? I'm 77 years. 77? So nag-start kayo ng 20 years old. Sa kay FPJ, 70. So, patagal ka na bang matanda? Kasi yun lang naman... Ay, Dennis! Pero yun nga, Tita Nov, so naabutan ko na yung Humalong Dariles na si Aling Azon ka, tapos si Mang Kevin si Dolphy, no? Sa dami ng sitcoms na ating napanood at nagpasaya sa mga hapunan ng pamilyang Pilipino, Bahay Mo Ba To? Bebuti Nga? Idol Ko Si Ka? Cool Ka Lang? Lagot Ka? Isusumbong Kita? Tanda niyo pa ba? Ito ang mga sitcoms na nilabas dito sa GMA 7. Halimbawa ng patuloy na sinusubaybayan hanggang ngayon ay ang Pipito Manaloto, Tuloy Ang Kwento. Wildest dream ng mga Pilipino ang tumama sa loto. Kaya noong pinalabas ito 13 years ago ay sobrang patok sa masa. Best sitcom na itinuturing dahil kahit may 4 seasons at relaunches na ang show ay sinusubaybayan pa rin ito tuwing Sabado ng gabi. Nakakatuwa dahil sobrang relatable ang mga character dahil naaalala mo ang mga kakilala mong chismosa, slow, paminta, buraot at hot-hotero. Kaya staying strong kami dahil grabe ilang years na yung Pipito Manaloto pero inaabangan pa rin nila yung character ko na si Roxy dito. Kasi naka-build na rin ako ng following doon. Eh, parang hindi naman ikaw inaabangan doon. Cut mo yun, Diri. Baka mabash to. Hindi pa kita napapanood eh. Ba, ito to naman eh, Roxy. Hindi ba eh. Hindi ikaw si Betoy. Hindi ka aano doon. No! Cut na lang yun, Derek ko. Wait, sorry. Hello, tita? Hindi na fruit basket yung ibibigay. Okay. Oh, no! Sana all. Groceries na. Okay. Oh, sige. Sige, thank you. Okay, bye-bye. Sorry, tumawag yung manager. Tita, Tita Becky. Ano transfer? Sige po. Check ko na lang po before umuwi. Thank you po. Sakto. Rek, una na po ako. Ang transfer na daw po.
Okay, thank you. Thank you, Papa. Thank you. Kuya, enjoy, ah. Hindi ko mahawakan niya. Hindi, bukas. Try mong pa-upgrade. Okay na sana yung puti. Awas, awas, awas.